Hello guys, welcome to my channel. Kumusta kayong lahat dyan? Ano, yung usap lang tayo tungkol sa ano sa bagyo. Kasi kanina, nanggaling ako sa mga live, tatlong live. Pagkatapos meron doon nagsabi sa akin na, "Hoy, 'di ba yung binagyo doon yung ano, yung doon sa ano daw sa Summer Leyte?" Sabi ko, "Oo." Tinatanong ako kung ako daw ba dapat daw ako magbigay doon. Kami naman, kahit talaga kami hindi hingan, nagbibigay naman talaga kami, basta mayroon lang. Kahit nung Yolanda nga, dalawang bahay yun na pinagawa ko, isa noong mag-Yolanda, pagkatapos yung pangalawa, noong may trabaho na ako, kasi yung Yolanda naman, hindi naman na ano nila eh, nagawa yung ano nila, yung maraming, yung pangalawa na ano ko na yung pangalawa na tinulungan ko, hindi naman nila na ano yung bahay nila eh. Yung una na natulungan ko, talagang ano na yung tumutulo na talaga yun yung bahay nila dahil ano, dahil talagang yung mga yero, mga luma na, para sa yung bahay nila, first floor lang yun. Nung pinagawa ko yun, pinasikan floor pa nila at saka double walling, hindi naman double walling yun. At saka yung ano yung mga yero talagang inano yun, yung inano ba lahat. Talagang yung bahay nila ano naging okay. Pagkatapos mas maganda pa kaysa noon. Pagkatapos yung pangalawa naman yun, kasi yung ano nila, yung bahay nila, kahit naman umulan lang, umaano yun eh, bumabaha yun. Yung mga ano, yung mga tumutulo din. Pagkatapos yung kusina nila, yung ano, pagkabagyo din ng Ulysses, inano rin yun, tinulungan ko din yun, bali dalawang bisis ko yun. Pagkatapos yung mga ano, mga bintana, pinaglas yun, kasi talagang sira. At saka yung mga kahoy sa labas ng bahay nila, pinalitan yun. At saka inano yung pininturahan yun. Kasi kanina yung nagpunta ko ng ano ng live, akala nila na hindi ako tumutulong. Sabi nila na tumulong naman daw ako kasi ano daw yung nandito naman daw ako sa abroad. Eh kanina naman pagising ko, mayroon na message yung kapatid ko. Yung kapatid ko na to, pangalawang, yung mama niya taga Maasin, pulis siya sa Maasin, Leyte. Yung ano, yung tatay namin, nag-asawa ng mama namin nung mga bata pa sila, kagaya ng nasabi ko sa inyo sa ibang video ko na, yung tatay niya farmer lang, pero may malaki silang lupain hanggang ngayon doon sa isang baryo doon sa labas ng Gandara. Pagkatapos yung dahil ganun lang ang tatay niya, mayroon first cousin na nagsenador diyan, si Decoroso Rosales. Yun ang tumulong sa tatay ko magpaaral at pinag-aral siya ng pagka-pilot, isang taon na lang dapat. Kaso lang, hindi natapos dahil nga nag-asawa sila ng mama ko, pati yung mama ko nag-asawa, ganun-ganun. Pagkatapos, yung mag-asawa na sila, yung mama ko pinag-aaral ng ano niya, parents niya, at saka yung dalawa niyang kapatid na teacher, hindi rin niya natapos. Yung tatay ko nag-asawa ng iba, yun na yung taga-Leyte doon sila sa ano sa Manila nag-ano. Pagkatapos itong kapatid ko, pulis siya dyan sa Maasin. Yung bunso, yung nurse sa Australia, puro sila lalaki. Nurse din yung asawa niya. Kanina, yung nag-ano siya, nag-message sa akin, sabi niya, "Ate, pautang naman." Wala siyang sinasabi kung magkano. Pagkatapos basta lang ako nagpadala sa kanya ng pira. Ako naman, basta kamag-anak, kahit nga kaibigan, sabi nila utang. Alam ko naman yun, hindi babayaran eh. Kaya sabi ko, hindi, bigay na namin yun. Bigay na yun namin sa inyo. Ito, kasi papakita ko lang, kasi baka akalain na kami dito, hindi kami tumutulong. Ayan. 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 Pinadala namin yung kanina.
Nandiyan yung pizza yan. Ako nga palang nagpadala. Ayan, may pizza yan. Ayan. Pagkatapos may pizza yan. Ano yung... Meron siyang mga photos na pinakita sa akin na ano na... na yung ano nila, yung bahay nila nasira. Ano naman talaga yun, yung luma na yun, kasi yung bahay na yun, bahay pa yun ng parents ng mama niya eh. Binili na yata yun ng ano, ng auntie niya na sa Amerika nakatira, pero silang nakatira doon, si siya at saka yung pamilya niya. Nung hindi pa namamatay yung mama niya, ano, last year ba yun namatay? Doon sila, pati yung kapatid namin na nurse, doon sila. Pero ngayon, yun sila, sila, ano lang sila doon, sila. Kaya ko to na vlog, kasi baka naman sabihin ng tao na sobrang madamot namin ni Yan, nila Sven Eric, na madamot kami. Kasi sinabihan ako na, di ba doon ka sa ano, doon ka sa Samar, sa Leyte, sabi nila, ano daw yung... Dapat daw magtutulong daw ako kasi ganun-ganun. Kaya yun. Yung iba kong mga kamag-anak doon, ano, yung... Hindi ko pa alam kung kumusta sila, kasi tinatawagan ko sila sa telephone. Ang naririnig ko lang, the subscriber cannot be reached. Pagkatapos, ano, yung parang akong sira ulo eh. Dalawang araw na nagsisearch ako ng nagsisearch ng both Eastern Samar at saka Western Samar at saka ng ano doon sa Maasin. Kasi sa Eastern Samar may kapatid kami sa sulat. Pagkatapos yung sa Giwan, yung pinsan ko at saka iba pang kamag-anak doon. Pagkatapos doon sa ano sa Samar, yun, maraming kamag-anak. Kaya yun. Kahit nga last year na nawalan ako ng ano ng trabaho, nag-aayuda ako. Basta sabi ko nga, basta meron lang kami, bakit naman ang hindi, 'di ba? Kaya 'yun. Hay nako guys, ano yung at least yung nakita ko sa news, oo, meron doon namatay na babae, pagkatapos ganun, hindi pa natin talaga alam kung ilan ang naano. Pero at least hindi naman yung maraming-marami na kagaya ng mga nangyayari noon na marami. At saka, naano ko ka ngayon na yung bagyo, di ba noong mga June pa lang, sunod-sunod na yan yung bagyo hanggang February. Parang ngayon, hindi na gaanong marami noon. Talagang sunod-sunod ang mga bagyo. At saka yung maraming namamatay. Yung talaga, kasi yung mga tao sa totoo lang, bakit sila nagiging ganun? Paano sinasabihan na mag-evacuate, ang titigas ng ulo, doon pa rin sila? Dapat sana hindi na sila kailangan sabihan na mag-evacuate, kasi kung yung bahay mo malapit sa may ilog o sa may dagat, o yung bahay mo hindi naman ano, yung hindi naman semento, ano, di dapat mag-evacuate na, kahit hindi nasabihan mag-ano na kayo ng pamilya nyo, magpunta na. Kasi yung iba, yung iniisip nila baka manakawan sila o ano. Kasi yung pera sa totoo lang makikita pa, yung mga bagay makikita pa, yung buhay natin yung hindi na makikita eh. Kaya ganun. Yung mga nando doon sa may bundok, yung mga landslide, dapat mag-ano na yan sila, punta na yan sila doon. Patulong sila sa, kung halimbawa, kung baryo man yan dyan, kung town, kung city, di, magpatulong sila doon sa gobyerno. Kasi unang-una, ano yun, yung, kaya nga yung nakapisto dyan sa gobyerno, di ba, yan ang ano nila, yan ang trabaho nila, dapat ganun sila. Pagkatapos doon sa ano sa Balangiga, kasi marami akong kaibigan doon, mga kakilala ba, Eastern Samar, nagbigay sila ng ano ng ano ba yan, nagbigay sila ng
yung mga bigas ba yun at saka yung groceries, yung mayroon silang inaanuhan, yung mayroon lang silang binibigyan, parang pinipili. Kasi dapat kung magbigay sana, dapat sa lahat na hindi na pumipili ba sila. Dapat magbigay sila, ganun. Ako talaga, hindi pa ako nakapunta ng Balangiga. May mga kaibigan lang ako. Noong last year na pamigay ko ng ayuda, namigay din ako doon ng mga ayuda na, yung sa corona nga, sa COVID, na migay ako doon. Kasi hindi ko naman, at saka nung nagtatrabaho pa ako, sa totoo lang, taon-taon, namimigay ako doon ng mga tsinilas. Oo, doon sa isang ano, yung kasi yung pastor doon, yung kaibigan ba namin yun, nagbibigay ako doon ng mga tsinilas taon-taon nung nagtatrabaho pa ako doon. Nagbibigay ako doon, ewan ko kung ilang piraso yun, basta marami din yun, marami. Ilan ba yun yung sabi niya sa akin, kung mahigit 100 ba yun o ganun. Oo, marami, basta marami, nakalimutan ko na yan. Basta marami din. Pagkatapos nagbigay rin ako doon ng mga bigas din. Oo, nagbigay ako nung ayuda last year. Kasi nga, namigay nga ako noon ng mga ayuda. Kaya, nagbigay ako doon sa lawaan. At saka, yung kagaya ng sabi ko, yung mga tsinilas na yun, Pink Christmas, talagang nagbibigay ako doon. Oh, sige guys, thank you for watching. Bye-bye.